Hello Sunshines! Welcome or welcome back to my channel. And for today's video, ay isha-share ko sa inyo guys yung experience ko kung bakit na-demonetize yung channel ko. Hindi po yung video, kundi yung channel ko mismo. And way back 2018, dun po nag-start yung struggle ko. After ko sumahod, nagdalawang beses na demonetize na ako agad. And ito yung pag-uusapan natin kung ano nga ba dapat yung kailangan mong gawin at hindi mo kailangan gawin pag-upload mo ng mga YouTube video. If you're interested, then just keep on watching. Maganda pa naman yung flow ng channel ko. Sumahod pa naman ako ng dalawang beses. Okay, so April, May, June, July, August, September. September, doon na may nag-message sa akin na my channel got demonetized. Ano nga ba yung ibig sabihin ng demonetize? Ibig sabihin nun, na-block yung channel mo at hindi nalalagyan ng ad yung channel mo, yung mga videos mo. Kahit anong gawin mo. So, kahit na mag-upload ka ng videos, hindi yan magkakaroon ng ads kasi nga na-block yung buong channel mo. At merong sign na ganito. Ayan yung sign niya. Hindi naman ako nawala ng pag-asa. Nag-upload pa rin ako and tinuloy ko pa rin. Dahilan kung bakit na-demonetize yung channel ko. Unang-una, hindi ko po alam kung bakit na-demonetize. Pero may nag-message na lang sa akin na invalid trafficking. Ang pagkakaintindi ko sa invalid trafficking, may napindot. It's either ako or yung mga nanonood sa akin. Parang in-abuse yung pagpindot na yon. Ngayon, sabi ko sa sarili ko, mali ito. Ngayon, nag-isip ako ng iba pang way kung bakit na-demonetize yung channel ko. Hindi naman ako nag-upload ng mga videos na hindi sa akin. Hindi naman ako nag-upload ng mga videos na may copyright. Original na content ko naman lahat yon. At saka yung mga music na ginagamit ko is talagang walang copyright. Inisip ko, meron siguro akong viewer na i-report yung ads na yun or na-report video ko, damay yung channel ko. So sabi niya, invalid traffic is any activity that doesn't come from a real user with genuine interest. It can include accident clicks caused by intrusive implementations, fraudulent competing advertisers, advertising botnets and more. So for me siguro, meron talaga akong viewers na pindot yung aking channel. Viewer na yun is a bot. Kasi ako hindi ko naman pinapanood yung mga videos ko gamit yung channel ko. Parang hindi ko talaga maintindihan kung anong dahilan kung bakit nagkaroon ng ganyan. Pero iniisip ko na lang na at least hindi ko kasalanan yun. Kasi nung nagkaroon ako ng mga ad, hindi ko talaga ginagamit yung sarili kong channel sa pag-view ng mga videos ko or mga ads ko. Nung nalaman ko yun, nag-appeal ako sa YouTube. Pero sadly, hindi nila inapproban yung appeal ko. So, hindi nila pagbibigyan yung request ko. Ma-monetize yung channel ko. Dumating noon yung time na parang ayoko nang gumawa ng videos. Pero, diretso pa rin akong mag-upload ng mga videos before. Nakilala ko ang Collab Asia, Philippines. Nag-email sila sa akin na sabi nila na gusto nila akong maging talent, ganyan. Kasi nakikita nila yung potential dun sa aking channel. Ayan. So, nakipag-meet ako kay Ma'am Naz. Luckily, guys, ay susali ako sa Collab Asia, which is ibabalik nilang yung monetization ng channel ko. Which is sobrang saya ko that time. Kasi akala ko habang buhay na akong magiging demonetized, na iniisip ko na lang gagawa ko ng ibang channel and yun na lang i-grow ko. Yun, sobrang hirap din talaga yung ganun na feeling na mag-upload ka tapos walang ads yung videos mo. Syempre iniisip mo din na bonus mo na lang talaga yung pagsasahod mo sa YouTube, diba? Di rin nila alam kung bakit nagkaroon ng invalid trafficking yung channel ko. Mystery, kumbaga. Nilapit nila yun sa YouTube, sa Google. After a month, okay na yung channel ko. Nung April or magme-May na nun. Ayun, sobrang sayo ko lang kasi parang blessing in disguise din ang Collab Asia sa akin kasi natulungan nila ako na maibalik yung monetization ng channel ko. Meron ako mga tips sa inyo para maiwasan yung pag-demonetize ng inyong videos or channel. Huwag nyo ipi-play yung sarili nyong video. Huwag nyo pong ipi-play yun. Intentional na pindutin mo at panoorin mo yung ads and panoorin mo yung intervideo mo and paulit-ulit mo siyang binaview. Hindi po pwede yun kasi magkakaroon ka rin ng penalty kumbaga kasi kinakailangan na ibang tao yung mag-view sa videos mo. Next is copyright. So, kinakailangan na wala kang copyright. Ano nga ba yung copyright? Ibig sabihin, kinuha mo lang yung video or yung audio na yun at hindi ka nagpaalam sa may-ari. Hindi mo sila minessage. Tapos, yung copyright strike, ibig sabihin, masyado nang malala yung pagkuha mo ng video or pag-upload mo ng video sa channel mo. Which is, yun din kasi talaga kailangan mong gumawa ng sarili mong content. Paghirapan yun, hindi yung maghahanap ka lang ng video sa online, then i-download mo, then i-repost mo. Magkakaroon ka ng copyright claim or copyright strike and magiging dahilan yun kung bakit ma-demonetize yung channel and yung mga videos mo. Mahirap mo na yung mabalik. Nagkaroon ka na ng 3 strike ay madidelete na yung channel mo. And then lastly na tip ko guys,
is kailangan nyo magbasa ng mga guidelines. Kinakailangan talaga na hindi nyo ini-skip yung mga nagpapakita sa inyo na mga guidelines and yung mga bagong mga update kailangan nyo ding basahin. Kasi hindi nyo alam na meron kayong nagawa na activity na hindi naman dapat talaga kasi nga may bago ng update. And hindi nyo napansin guys na meron ng YouTube Kid and nahiwalay na siya sa YouTube na for adults talaga. Alam nyo yun, magkaroon din ng child-friendly ang YouTube kasi hindi naman lahat pare-parehas ng content. Merong content ng beauty, merong content ng gaming, about theories, discovery channels. So, ayun lang. So, that's all for today guys and I hope nakatulong ako sa mga katanungan ninyo. Paano yung mga magiging dahilan kung bakit madedemonetize yung channel ninyo. And that's it for today's video and please don't forget to subscribe and like this video if you like it. Share this to your friends na mga wala pang kaalam-alam about sa demonetization. Thank you guys so much for watching. Bye!